Hello and good day everyone. So I guess this is the another part, no, in support to the previous video nga ako ang gi-post, which is about the creating the floor plan. So on today, so we will going to do the conceptual model of the floor plan that we made, no. So imuuna nato siya og three-dimensional nga drawing, no. Okay. So but before that, we need to simplify first the floor plan that we created, no, so from the previous video. So right now, so you need to open your work file. Okay, so we create a copy of this one and we will separate this one from the original, no. Okay, so now the next thing we do is to remove the some unnecessary lines or duplicate lines, no. Okay, so unsa man mga duplicate lines, pre, ani, no. Okay, para inigwa na to ba, inig 3D na to, or let us say pull mo kwa na to siya, no. Dili siya problema, no. So next is okay, pangtanggalon siguro nato ning mga boundary lines. Bili lang nato ning sa garage, no. So I guess that's all, no. Okay, so ang kining kuan class, ang kini dire dapita nga part is mo ni siya ang ato ang i-import nato, no, sa ato ang SketchUp. By the way, tanggalon sa natin nato ning kuan, no, kining mga text niya. Okay, kabalo naman ta unsa ni sila, no. Okay, remove the text. Okay, so morning ato ang import. Okay, so data save. Okay, save then close. So right now we need to open a SketchUp application. Okay, so ang nakanindot ani class, if you use the later version of the SketchUp, mas gwapo kay naa siya plugins mismo sa AutoCAD. So naa sila compatibility. Pero kung mogamit ka og mga kuan na mga old version sa SketchUp, ang old version sa SketchUp medyo wala pa sila plugin sa kuan sa AutoCAD, no. Okay. So pag kuan class, at the same, pares na po, no, vice versa sa AutoCAD na siya plugins to SketchUp. So para ang ato ang drawing nato classes, pwede nato mabalin-balin ang AutoCAD through SketchUp. So right now, after nato ma-open ang ato ang SketchUp, okay, so what we need to do was to import, no. So import nato siya. So pangitaon nato tong file nato nga kidong template nato tong workspace nato nga ginahimo ginatrabahoan, no. Okay, so 3ds files, so you need to select AutoCAD files, no. Pantayan nato AutoCAD files na diri, no. So makita nimo ang kidong file, otherwise kung kidong 3ds dili nato siya makita, no. Then import. Okay, so kung makita ninyo class na appeal po dog import tong uban, no. So ang gidong uban dili na nato ni sila appealon. Kaya to ni siyang ipang delete. Okay. But before that, dili nato ni siya ma-delete kung dili nato ni siya explode. So what are the commands here sa ato ang SketchUp? Natay eraser, natay line tool, natay arcs. Now aside sa line tool, natay freehand, pero usually dili nato na ginagamit ng freehand. Now sa my arcs, aside ani is nay arc, 2-point arc. Pero ang importante dire is ang kanilang arc, no. Mas dali dire gamiton ng arc class compare dito sa AutoCAD. Dire you can draw a rectangle, rotated rectangle, circle, polygon. Anyway, ang magamit ra kay dire is ang rectangle o circle, no. The rest is kuha naman na sila, no. Pero kung gusto niyo perfect nga kuan polygon, okay, so gamit kining polygon. Pero the rest is di magkikagamit og polygon.
Then, ang pinaka-importante sa tanong in 3D modeling is the push-pull, no? Then, we have offset as well. Natay offset gyapon dire, pag-abot dire, sa AutoCAD natay offset, then dire is napote offset. So, gamit kayo ni siya class, especially ka na maghimutag mga frame sa windows o sa doors, no? Okay, especially po sa kanang floor plan. Then, we have the move command, the rotate command. Okay, gamit kayo ni sila, no? Then, we have the scale. And, we have the tape measure tool which is used for measuring, no? So aside from this one, kung let us say kung natay 3D, okay, na 3D na nato siya, okay, we can use this bucket tool para mag-apply og color sa ato ang mga skins, no, sa ato ang 3D nga model. Then we have the orbit, kung gusto nimo magkuan, ikuan i-hold ra man nimo ang imong middle mouse, no. Tapos ang pan, okay, pan is you click this one, okay, pwede na ka magpan, no? Okay, then we have the zoom extends. Pag i-zoom out nimo siya tanan class, kung gusto nimo makita tanang item. Okay, so kung gusto nimo mag-zoom, zoom in, zoom out, okay, use your middle button, no? Okay, so after nato siya ma-import class, okay, kinahanglan nato siya i-explode. Now to do that is you need to highlight all this one by just simply clicking one of this, no? Then right click, then explode. So kung ma-explode na siya class, meaning to say, so they are all independent na, no? Para sa tungkitong sa AutoCAD. Okay, so by this time, so i-delete lang nato ni siyang mga unnecessary nga mga objects. Ug ang atong ibilin kini nga mo akini siya nga drawing, no? Okay, so dire siya, kini siya, atos po ni siyang i-delete. So ato ang kinahanglan lang nato is kini siya nga drawing. So ato ni siyang i-move dool dito sa katong na ay tao, no? Okay, so what's the purpose of tao? Ang purpose sa tao class is para matansya nato, no, ang iyahang scale. So ang ato ang kuanani gigamit nato nga unit is in terms of meters, no? Okay, so take note class, before mo mag-open o guto ka kanang SketchUp, it should be nga naka meters ang iyahang unit, no, metric. So okay, so kalimot ko asa to siya i-kuan tong iyahang unit niya, pero I think kinahanglan nimo i-open o balik, no, ang kuan ang SketchUp, then select ka og katong unit nga meters, in meters. Okay, so right now after nato siya ma-explode, ang atong buhaton karon is to atuan ni siyang i 3D, no? So but before that, para ma 3D nato ni siya, okay, sugdan nato siya sa lines, maghimo sa taog kanang iyahang kinahanglan himo na sa nato siya plane. So to do that, para mahimo siyang plane, so mag-create lang ka, maghimo lang kag line somewhere here, no? Murag ikuan lang nimo siya ba. Okay, so mag-create lang ka og lines. So maka-create kag plane class pag close ang imuhang lines, no? Or imuhang shapes. So importante ni siya class in terms of kanang magwan ka, no? Mag-pull ka og plane. Okay, once nga i-pull nimo ang plane, mahimo na lang siyang 3D nga model, no, object. Okay, so ato lang ni siyang kumpletuhon. So maghimo lang kag line class, no. Okay, himo lang kag line somewhere. Okay, as long as imo lang nimo siya og plane. Okay, kung makita ninyo class, naa siyay i-delete din nato ning kuan kining art dire, ah, no, kay sa gabal ning art, actually dili siya kinanglan ang art dire class, or kung sa kuan lang tanggalon sa nato ning portahan siguro, no. Okay, tanggalon sa natong portahan. Kung mag-zoom in and zoom out mo class, dire mo sa pagkuan zoom in ug zoom out sa kanang plane. Kay otherwise kung dito mo sa empty space, dugay kay siya. Well, depende po siguro, no?
Okay, so but before anything else, nakalimot deko, no? Kinahanglan sa nato i-delete din yung mga portahan o kanangyahang art, no? Okay, so okay, kung mag-zoom in, zoom out, diri mo sa may kanang object. Right? So balik ta class, no? Atua siyang i, himuon nato siyang plane. So next. Siya diri. So mura lang i-redo lang nimo ang iyahang lines, no? So remove nato ning. Okay, ang purpose mo nato nganong gina-remove nato ang mga kuan class, mga extension nga lines is because kay para inig mag-pull ta, kausahon ra nimo sila tanan. Kay kung mag-pull magug ka nga nato sila, so murag kadaghan nimo to siya buhaton, no? So murag tagi-tagi mo ang pag-pull. Okay, so let's just finish this one, no? Okay, importante po niya specify po ninyo diri ang kuan, no? Ang kining inyohang porma sa inyohang lababo or sink. Pinapayabilin. Okay, so pan. Okay, so human nato diri na himuan nato silag plain tanan. So ang next natong buhaton class is we use the push or pull command, no? So i-click lang nato ni siya, tapos i-click nato ang area nga ato ang gusto nato i-push o i-pull. Okay, so take note nga naka-meters ni siya class. Kung magpansin ninyo, pag i-push or pull ni siya, pag wala pa ninyo gipundot ang for the second time, so you can select, no, kung unsa ang iyahang distance. Okay, so ang dire class is importante dire nga ang atuang plane nato or pag push o pull nato, it should be nga inihap gid siya, no? Okay, so just like this one, namay naka-indicate dire nga distance, so you need to input the distance class, no? Okay, so to give to start now. Okay, so let us begin with the walls, no? Okay, sa walls, kinahanglan nato siya i-pull by 3 meters. So using the pull command, so i-click nato ang iyahang area dire. Okay, mailhan man nimo siya nga select kuan siya, pwede kanang when it comes to selection is mag na siya dot dot, no? So pag na siya dot dot, ibutang imong cursor dire, meaning to say that area is selected, no? So pag-click nimo diha, so pwede na nimo siya ma-pull. Then type 3, no? Kay 3 meters man dapat ang atuang length sa tuang wall, no? Height sa wall. Okay, so that is 3 meters. Then also this one, this is the wall. Or kung tapulan mo mo kuan class, mo type og 3 meters, so imo lang siyang itudlo ang cursor dire sa iyahang endpoint sa gidong gikuan nato ganiha nga 3 meters, no? Okay, so iharan ng itupong. So dali ra na kay sa class, i-click lang nimo ni siya dire, then itupong lang nimo, no, sa iyahang edge. Okay, so lingaw ba? So easy ra kay ni siya class, no? So mo nang ganahan ako sa SketchUp is because kuan kay siya, no? User friendly kayo iyahang interface compare sa AutoCAD. Dati gipa-try mi og 3D dati, lisod yung kay siya class. Kaya ang iyahang pagtunong lang gani siyahang kuan, siyahang mga object, lisod kay siya itunong, no? Kay may tendency nga pag kuan ni mo, i-snap ni mo siya, pero di ay pag orbit ni mo, wala day siya na patong, no? Okay, so wala day siya tunong. Okay, so with regard sa bintana class, okay, muha lang siyang i-kuan, no?
i-reach lang nimo siya into 3 meters. Okay. So why is it nga nganong gihimo na ko ni siya is because para ma-determine nato kung asa dapita nga to ang bintana, no? Okay, so sige lang, no? Okay, so kung gusto nimo i-delete ang mga unnecessary lines, kini unnecessary lines man ni siya class. So i-kuha na nimo, i-click lang nimo ni siya, then use the eraser, no? Okay. So kailangan siguro ta sa boundary sa itong bintana. So kini siya, delete ni siya boundary sa bintana. Okay. Then also this one. Kini siya murag boundary. Kuan man ni. Ang nakakuha na ni class muna maka-create siya line pag pulling mo is because kung unsay mga intersection lines niya, mo project na siya og lines. So kani diri dapita is intersection man diri dapita. So pag pulling mo, mo create gyud siya line. Okay. Okay. Dapat na tayo bintana diri dapita kay para dili siya ngit-ngit. Wala mo tayo bintana diri. Okay, so buhatan na nato later on. Okay, so kung i-compare na ko ang sa SketchUp o sa AutoCAD class, bintana pa lang ganing sa AutoCAD, lisod na kayo buhaton. Pero dire, easy ra kayo. Okay, so ato lang kumpletuhon ang wall class. Then later on, ato lang trabaho ng sulod, no? Okay. So, delete lang nato ni mga unnecessary lines. This one. This one. Okay. So, wala gin siya bintana diri sa kilid. So, dapat putangan nato siya bintana para dili siya kuha, no? Dili siya ngit-ngit, no? Okay. So dapat na siya sufficient. So di magkapwede magbutag bintana diri sa kitchen. Diri dapita kay naa siya'y gas range. So tama lang ang bintana diri. Pero kung gamayan mo sa bintana diri class, pwede man mo i-kuha, mag-create mo bintana diri nga taas pero kuan lang siya, no? Ubos lang siya height, no? Okay. So ang plano mag-o nato diri is butangan nato siya og cupboard or kana bitong closet or set or aparador, no? Cabinet. Okay. So, ang sa sulod, kinasya mga lines po sa sulod. So, remove na ito na siya itong mga necessary nga lines. Okay, di lang na ito nahilabtan. Okay. Muna siya bondiri sa itong bitana. Okay, diri lang, no? Kini. Then, kani. Ano sa pa? So, limpiyuhan lang sana ito. Nga ito ang model class, no? Right. So after this one, okay, murag umana naman ta sa tuang wall. So next thing is atong trabaho na to ang iyahang flooring, no? So to do that, using the push or pull command gyapon. So after this, atoa siyang i-pull na to siya by about 0.3, kay 0.3 magid ang standard nga kwan class, no? It is necessary for a building or house or residential building nga kinahanglan nimo i-elevate nimo ang flooring. Otherwise, just in case og magulan sa gawas class tapos medyo nibaha siya, mag-overflow, naay possibility nga mosulod ang tubig ginuod sa balay. So isa na sa to mga ginalikayan. So it is very important nga kinahanglan i-elevate nimo ang flooring. And the standard elevation of flooring is about 0.3, no? So i-type na to 0.3. So after na to use the push and pull command. So click tagkas A sa area, then type 0.3 and hatag siya og pull nga equivalent to 0.3. So muna ni siya ang atong flooring class, no? Okay. Now there is a kwan class sa CR. Now ang flooring sa CR, it should be nga mas baba compare dire sa tuang flooring dire mismo sa tuang house is because just in case, no, nga mag-overflow po dire sa CR, dili siya mugawas sa tuang balay, no? So ang iyahang flooring niya is about mga 0.1 lang, no? 0.1.
Okay, point 1. Okay, natay unnecessary lines. Okay, next thing we do is to complete your portahan, no? Okay, kabalumantang kini siya is boundary niya, so wala niya siya portahan diri dapita. Okay, so ang length sa itong portahan class is about 2.1 by width niya, no? So ang height niya is 2.1. So gikan diri. Okay, it should be 2.1, no? Okay, magbutang tag indications diri. So let us say type taog 2.1. Okay, so makita ninyo siya class dara kini. Muna siya ang gikan diri sa ato ang flooring down to this one. So muna siya ang 2.1. And that will be the basis para sa ato ang maghimo tag line diri. Okay, so take note class, kung maghimo mog line, tanawon ninyo nga mo kuan ang yahang kuan siya ba, mo create siya o kanang yahang pag create ni mo linya, mo pula siya, meaning to say it follows the red axis. Pag kuan siya class, pag let us say perpendicular siya sa red, that is green. Pag vertical, that is color blue, no? Okay, so take note class, it should be nga bantayan ni mo nga dapat red siya, no? It means nga perfect siya nga naka kuan, no, naka horizontal or naka refer siya sa axis. Okay, otherwise class, kung wala siya naka red or naka kuan, so ang delikado ana is ang pagkuan nato, no, pag 3D, no. So dili siya ma 3D is because medyo hiwi siya. Okay, so next is ato ang i-delete nato ni siya, then ato ni siyang gamiton og push og pull, no. Okay, sira nato ni siya diri dapita. Pak. Okay. Then erase. Ayos. Okay, ilang mo ka problema class nga mausab ang color. Anyway, ato ang maning koloran, no. Ito ang gyapon ning koloran gyapon. Okay, mo puti ba na siya or mo gray? So, no problem, no. Okay. So, after this, okay, the size of this door, we must take note of this one class. So we have 1 meter, no? So 1 meter by 2.1. So maghimo tag model dere nga ang door nato is 2.1 by 1 meter. Okay, so mag-create ta og plane. Okay, dire na lang kay para diretso na lang nato i-snap siya. Okay, take note, it should be nga mo green siya, no. Okay, so we have, so ang length niya is 1 meter. Then we have, it should be ang pag vertical class, it should be nga mo blue siya. So pag blue, yari ikuan nimo, i-point nimo ang cursor nga naka-blue siya, then type 2.1. Then press enter. Okay, so maghimo ta og square class, no. Okay, to do the square, okay, imo lang ka og kwan, muhatag man na siya og kwan, kanang indications nga makahimo kag square, nga let us say kanang magtunong sila diri ba. Okay, para magtunong na sila class, ikwan nimo imong cursor diri sa next point. So imo siyang ikwan, no. Pag mo draw kag line through green, yan ang itunong. Oh, okay. So tunong lang ka diretso. So next is we need to do the offset, no? Okay, so ang sunod na tong buhaton is maghimo ta og door frame. So to do the door frame, so click na tong offset, click na to here. I-one click lang nimo siya class, ha. What the hell? Okay. So i-click lang nimo. Okay, so direct ka sa kuan class, ayaw sa gray, kay kung mo click ka sa gray, oh, pwede man din siya. Okay, so click ka once, dayon ang atoang
thickness nato sa tuang kuan class sa tuang door frame is about 0.05, meaning to say that is 2 inch, no? Okay. So that's it, 2 inch siya. 2 inch which is equivalent to 0.05. So di man ta pwede magkuan no, mag door frame diri dapita no. So weird man kay siguro sa portahan nga naa siya frame sa baba. Okay, so i-delete nato ni siya nga line. Kaya nga tong frame nato it should be nga naa lang diri dapita. Okay, next na tong buhaton is atuha siyang i-pull. So i-pull nimo siya by equivalent to I think the wall is, diba, the wall is 0.1. So imuon nato siya og 1.5. Oh, no. Sobra di ay. Ngano 1.5. 0.15, no. 0.15. Okay, so after that, okay. So kung mag-pull magug ka dire, meaning to say nga ang the other side is mahimo siyang hollow, no? So put pasabot nga hollow, wala siyang skin, no? So para mabalik ang iyang skin, himuan lang nato siyang line sa baba or somewhere, no? So kung makahimo kag line, so mabalik na siya og kahimo og skin. Okay, next thing we need to do is to create the door now, no? So frame pa man siya, wala pa tay door. Okay. So to create the door, so we need to pull this one by equivalent to 0.05. Okay, I think 2 inches man yata ang thickness sa door. Okay. So that is 0.05. Okay, kung mapansin niyo siya, nahalo na po siya dire dapita. Okay, himo lang kag line gihapon, no? Then after that is we need to create the design for the door. So mangita ta sa one class, no? Sa Google kung unsay mga design sa door. Okay, so daghan sila class, no? Pero mangita lang siguro tag sense yon nga pwede nato siya kopyahon. Okay, kini, kay medyo ay kini. Murag gwapo ni siya, interesting kay ni siya tanawon, no? Okay, so ang kini siya class, ang iyahang frame ani niya sa iyahang panel door is more likely equivalent na siya sa mga 0.1 or 0.2. Pero mas gwapo yata ni siya, modern mangod. Pero sa may mas nindot. Kini na lang kay simple. Pero bisaya ra pug kayo para sa tong main door. Okay, para bungga tong main door, ngita ta gwapo gyud, no? Okay, this one, no? Okay. Which is it? Okay, lisod lang ni siya buhaton, no? Depende kung unsang mo ka-creative mo himo og door. Okay, pwede ra pod, no? Unsang kwan. Pero let us try kung unsay pwede nato mahimo. So himuon nato ang atoang murag kuan frame sa door. So aside sa kaning nga frame, napana siya inner frame. So mag-offset ta og about equivalent to 0.1. Murag may ra ta 0.1. 0.15 siguro. Okay, 0.15. Okay. So 0.15 dayon butangan lang nato siya gamay nga kuan class allowance. So that is 0.01 siguro or 0.02 na lang para dili siya lisod inig kuan click 0.02. Okay, next is design, no? So wait, what if kung magbutang-butang lotag art class, no? Okay, so art 2 point na lang, 2 point nga art. So usually ang ginagamit na ako class is 2 point nga art, no? So kung makita nimo ninyo is 2 point. So after nimo first the end point and the last point. So take note the measurement class, so that is equivalent to 0.14, 0.15, 0.15 kay para exact. Tapos sa next point, okay, at the middle 0.15. Okay.
Ayos. Then offset ka for about, okay, so 0.02. Then sa picas, okay, no need na siguro. Okay, so ang atong buhaton class is atuan ni siyang i-pull, no? I-pull na to ni siya. So kung dili siya maklik ang iyahang one class, dili siya mo create og boundary, so i-press lang nimong escape, then mo kuha na siya, no? Kuha na siya boundary. So imong i-pull siya og 0.1. Okay, but before that, pwede siguro nimo siya kuluran, daan. Okay, so mas nindot kung kuluran nimo siya daan. Okay, so we need to color this one. So this one is, di ba, wood man ni siya. Okay, mangita tag wood diri, no? So we have wood. Okay, pwede kung wala mo kakita ani nga tool class, so direkta sa paint bucket tool, mugawas ni siya ng kuan, no? Na toolbar. Then we have wood. Okay, mangita tag wood nga which is suitable for this one. So I think this one is cherry. Okay, click na to dre. Okay. Okay, lahi atong color ani class. Okay, mas gwapo siguro kung dark, no? Okay. So dark direkta sa colors. Okay, colors gwapo siguro black. Yeah, ayos. Okay, what if kung himuon ako ni siya color white diri? Yan. Okay, so ayos, di ba? Okay, so ato siyang i-pull. So i-pull na to ang black. Pull na to siya for about 0.1 siguro, no? 0.01. Okay na, no? Pero ang kini siya class, ang kining sa likod, that is kini puti, ikuha lang ako 0.01. Alright. So I guess murag okay na kay siya, no? Medyo dry lang kay ang design, wala magutay mga isa pa nga mga kuha, no? Wala tay mga dugang design. Pero ato na lang siyang bawion sa iyang kuan class, no? Color diri. So I think butangan nato lahi nga material diri. So wood, kinapay pattern sa wood diri nga this one, no? Mura siya og kanang manig. Okay. So nasa inyo ha class, no? Mag-experiment lang mo. Okay, pwede ninyo ma-change ang color ni, pwede niyo i-dark or i-medyo light. Kung wato mo dire sa yahang edit, no? Edit. Tapos pwede mo siya i-select as dark or hayag, no? Light. Okay. So okay na, no? So by the way, sa tuwang frame, okay, we will decide for that one later. So ang pangutan na, sir, how about sa likod na, sir? Okay, so wala lang problema sa likod, no? Okay, so to do that, first thing we need na tong buhaton was, pwede man nato siya i-kuha, no? I-mirror. Okay, so you need to careful lang sa itong pag-highlight, no? So, i-highlight na ito ni siya. Should be nga way maapilain. Okay, wala ba yung naapilain? Okay, wala yung naapilain. So, atuwa siyang i-mirror, no? So, ang mirror class, i-right-click lang na ito siya. Edit tools, mirror. Murag wala siya mirror, murag i-copy lang yata ni mo siya, i-paste. So imuha lang siyang i-copy class. So imuha na lang siyang i-copy tapos i-paste, no? Wala siya mirror para sa CAD. Okay, copy, Control C tapos Control V. Then imuha lang siyang i-rotate.
So rotate. Or pwede nimo siya instead i-rotate i kuan nimo siya i flip, no? Flip along try da nato red. Ayun. No. Okay, so flip to red. Then ato ani siyang i-move. I-move somewhere right here, no? Okay. So ayos. Then ato lang ni siyang i putangan lang nato siyang material, no? So to copy the material class, okay, balik ta diri sa ato ang kuan, select. So kakita mo ani class sample paint. So i-click nimo ni siya kung gusto nimo ni siya gayahon, tapos i-apply nimo sa lain. Okay, so use this one, no? Sample paint, click nimo ni siya, muna itong gayahon sa likod. Click nimo. Okay, ayos. So kung makita ninyo siya class, nag-kuan siya, no? Nag-hover siya. So ato lang siyang i-move class, no? Pero wala siya natarong na itong move. Okay, balik ta, no? Control Z. Okay, so Control Z. Murag ang kaning align is dili siya sa kuan, murag ang sa likod niya. Anyway, we will create a line. Okay, para makuha na to siya, mabutang na to siya. Okay, we need to create a line somewhere right here. And make sure nga mag-intersect siya, no? Okay, so mag-intersect. Para na lang tay node class, no? Okay, the rest is i-delete na to. Okay, para lang ta na i-node. Okay, so i-highlight na to ni siya, then move. So using this joint right here, so itong i-click na to ni siya. Okay, panguta na, sir, nawala ang material, sir. It's okay. Pwede man ni siya, i-click na to ni, then i-delete na to. No? Okay, so buhatan lang na to siya o line usab. So let us create a line right here. Yes. Tapos ang kini is atuan ni siyang i-delete, no? Oh, di na lang. Di na lang nato ilabdan. Okay. So nagkuha na ba siya? Okay, ayos. So ato lang i-press pull. So I think murag dili na siya ma-press pull. Okay, dili na lang nato i-stress atong kagalingon. So dire halo pa rin siya dire, ah. Okay, buhatan na to siya line. Okay. Then another line. Then 0.01. Okay, mukha nang lato siguro line. Mukha na ni siya, no? Oh, hindi siya musira gid ay. Okay, so dito na nato i-stress atong kagalingon. So next natong buhaton was, okay, so paint bucket tool. Okay, no? We have sample paint, then click nato, click na po siya dire, then this material. Copy lang nato, no? Okay, so nanatay portahan. So wala lang tay doorknob, no? So pwede man ta makahimog doorknob class, but it takes time, no? Anyway, dili na siya mao ang atuang main objective dire. So pang formality lang na siya.
Anyway, ang atuang quandary, atong intention nato diri is to complete the building. So kani siya class para the next time nga mag-model mo, dili mo mahasol. So pwede ninyo himuan daan og mga ingon ani, no? Mga model. So after nato makahimo og portahan class nga model pre ani. So atoa siyang i-highlight, dayon atoa siyang i-right click, then himuon nato siya og component or make group, no? Kay para inigkuan nato siya class, inigi-click nato siya puhon kay siya tanan ang sila tanan ang mo highlight. Whereas mangod kung wala nato ni siya naka-group primero, kay ang mo click pag mo try nato siya click. Okay, isa lang, no? Isa lang ka entity ang pwede nato ma click, no? Or ma-highlight. Pero once nga i-group nato siya, pag i-click na to siya, pak tanan, no? Okay. So, ayos ba? Okay, so i-make kay every model kinahanglan nimo siya i-group. Pati gani ning kaning first floor class. Kini siya tanan first floor, imuha siyang i-group nimo. Okay. So, the next thing is kinahanglan sa nato mag-provide ay og bintana diri, no? Okay. So I guess medyo mag-stop sa ako now. So ingon nato inyong buhaton sa portahan. Sa sunod na pod nga akong ipakita is ang pag-create sa bintana, no? Okay. All right, so let us continue, no? Okay, so as you might remember that your window ang width niya is equivalent to 0.6, no? Okay, so although 0.6 siya, but naa sila'y kanya-kanyang height, so parehas dire. Ang height ani dire at we propose to is not the same as dire sa CR o dire sa may sala. Pero depende po na sa inyo class kung pwede niyo parehaso na sa kwarto, sa living room or the rest, no? But sa CR is specifically kito gini siya tong 0.6 by 0.6. Okay, so we will create a model para sa atuang bintana. Okay, yung manamanta sa tong door. Anyway, ang main door lang ni siya. So maghimo patag mga batch sa doors. Okay. So wag simplihan lang siguro nato ang sa ubang portahan, no? Okay. So unsa man? Kiyon na sa natong portahan, no? Kompletuhon sa nato ni siya. Okay, so kini siya, ato siyang ibutang, i-rotate na ito. Okay, dili na siya rotate, dala lang rotate, no? Okay, naka-face siya. Okay, next. Okay, same lang gyapo ng height niya, but today, so ang bato na po nato sunod nga portahan is ang sa kwarto. So we need to measure pila ang yang width. So that is equal to 0.8. So I think 0.8 po ni siya diri dapita, no? Kining tulo ka kwarto. Okay, ang sa CR is equivalent to 0.6, but diri sa rear is equivalent to 0.9. So maghimo ta og mga batch sa portahan class. Kumpletuhon nato. Kay ang sunod na tong buhaton, I guess is mas nindot siguro ko kumpleto nato ang exterior 0.9, no? Okay, so for this purpose class, unahon lang sa nato ang atuang exterior. Kaya ang sa activity to ninyo, kaya ako aram magipangayo is the perspective, dayon ang katong four views, no? Front view, right, left side view, right side view, and the rear view. So the rest is ang sa sulod, dili lang sa nato trabaho, no? So ang gawas lang sa, kana makita lang sa gawas. Okay, so ang sunod natong trabaho is ang sa rear. Okay, ang sa rear is equivalent siya into 0.9, no? 0.9 yung width, tapos ang height niya is, okay, take note, dapat naka blue axis siya. It should be to 0.1. Okay, so para makakuan, makahimo mo kwadrado class, okay, dalon ninyo ang cursor, i-point niyo sa endpoint dire, and mura siya og ibalising ninyo, no? Tapos connect. Okay.
Same gyapon atong buhaton. Okay, so magimo ta og frame by using offset. So ang frame nato same lang gyapon 0.05. Tapos wala ko nato ning diri sa may baba. So kung mag-zoom out mo or zoom in, kay diri mo sa may plane or object, no? Kay kung sa gawas mo or kining diri sa may empty space, dugay kay siya mag-zoom in. Okay. So next is atwa siyang i-pull. So i-pull nato siya by okay, ang equivalent ano niya is 0.15. Then ato ani siyang i pull by i-pull by 0.1. 0.05 rather. Okay, so naanatay portahan para sa rare. Kung gusto ninyo butangan og design class, okay ra pod, no? So usually ang sa rare og front magi na siya design. So butangan natong design. So as you might remember, ang atong offset at diri is 0.15 para sa panel door na frame. Okay, so next, buhatan nato siya og 0.02 nga offset. Okay, so unsa may ma-design ninyo nga kwan class? Design. Okay, lahi da it should be nga lahi ang sa front, lahi pud ang sa rear. Okay, so magsimplihan lang nato ang sa rear, no? Okay, butangan nato siya diri og kwan. So pangitaon nato ang midpoint, so mo siya midpoint. Then buhatan nato siya og offset. Okay, offset equivalent to 0.1. Sa pamaniwa, una-una na itong design. Okay, na po naisip na design. So, why not itong simple lang? Okay, so buhatag mga lines. Okay, 0.01. Okay, inside, magbuhatag mga lines. Equivalent to 0.02. Okay. Next is ang midpoint. Pangitaw na ito. Okay, ang bisa ubos, no? 0.02. Dayon, pila may nabilid nga 1. Okay, so limot ako 0.2. So pangitaon na tong marking sa 0.2. Okay, muna siya. No? Then, 0.02. Pag nakakuha na ka-class, nakakreate na ka o distansya, automatic mo, remember na siya. So, pangitaon na to ang 0.2. So, take note of the length right here na naka-indicate. So, pangitaon yung 0.2. So, muna siya, 0.2. So, yan ang ma-remember. So, pag pointo, okay. Pointo. So, para diretso na lang mo click-click. Di na mo magsigig input. So, click. Okay, take note of the measurement nga pointo. Okay, ito ra. Dayon, 0.02. Uy, murag tuto-tuto, manday karoon ng date. Okay, so 0.2. Okay, today is February 22, 2022. So, puro 2 kasagaran ang atuang
pizza karon. So special karon nga adlaw. Okay, pangita ko na tong pwento. Okay. Alright, so human na ta sa ato ang pag create sa ato ang model by putting the lines. So ang sunod natong buhaton was atuan ning ilubong nato ning mga boundaries diri dapita, no. So by means of push, no. Push nato siya og 0.01. Tapos kung gusto nimo ni push class, okay, tugdong lang ni Mudir siya dapita sa kadong naka-push o 0.01. Tudlo lang, no? Okay. Pwede mo mag-lisod. Hindi mo mag-sig input. So, bantay lang po nga it should be nga naka-quad siya, naka-push siya dito sa kininga level. Otherwise, pag-sigi kag-input o 0.01, rather. Okay, so next thing is mamili ta og kuan available nga wood. So I think we'll choose the same ragyapon, no. Pero ang color nato aning sa kuan class kining mga lines nato dire, it should be black, no. Okay, murag pareha sa muang balay. Okay, so we will select colors, then we will choose black. Okay, so dili ninyo kinahanglan nga i-detalye kay ninyo klasa kay mura magyapon ini action ninyo og kuan ana sa perspective di naman na makita, no. So mura lang mo mag-create og ilusyon. Okay, so manata sa tong rare. So ayaw mo kalimot kay mo on siya og group, no. So right click nimo siya, make group, no. Okay, so na group na siya. Then we have kay mo na to ang mga bintana, no. Okay, so ang length nato sa isa ka single nga bintana is about 0.6, no. Ang width niya is 0.6. Then ang height niya, well, kung unahon nato ang sa kwarto, so let us try, well, 1.6 man, 1.2 man ang standard. So imo na to siya og kwan daw. Equivalent to 1.8. Nga mura na siya o portahan, no. Okay, so mo man ay kasagaran sa mga design sa mga balay na, well, kung ako'y pastoryahon, mas guwapo ang dagko bitaw nga bintana class kay medyo dili kay siya igang, no. Tapos lapos-lapos ang hangin. Okay, so after this we will create a frame, no.
So ang door o window na na sila yung mga frame. So same na gyapon 0.05. Okay, so we suggest nga nga to ang kuha na to, ang ato ang window is type of glass siya, no? Glass. Okay, so ang trabaho na to sa frame is ang frame is equivalent siya to actually ang frame is medyo nipis man ang frame. So 0.05, no? 0.05 is already okay na siya, no? Then I guess dili na nato ni siya kuno siguro, no? Imo na og complicated. So inunanay lang, no? So bawion na lang nato sa material. So ang material nato gamiton dire is glass. So pangita na tong glass and mirrors. Okay, let us look for translucent glass. So pwede mo magkuan glass, mamili mo gray or glass nga tinted, no? Anyway, usually ang ginagamit nato is glass nga gray, no? Pero pwede po mo magamit og naay glass nga blue, no? Pero usually smoke tinted gray gyud ang glass. Okay, gray. So makita ninyo is transparent siya, no? Or translucent. Okay. So dayon ang ato ang frame nato usually black na siya, no? So let us go to the colors, then black. Should be nga naka black pati ang ilalong. Code. Yes. So don't forget to make this one into a model. Make into group. Okay, wait lang. Okay, so we're back. So next tato nga bintana, ang kini siya nga bintana class is intended ni siya para sa dire sa kwarto. So I suggest nga pwede pug ko magbutang og bintana dire kay medyo since wala siya bintana dire, ano, so medyo awkward. So magbutang tag bintana dire nga same dire sa atoang master's bedroom. Then kini siya is separate po ni siya, no, dahil po na siya. Okay. So ang next natong buhaton is ang type ng bintana para dire, no? So tulo man na siya ka 0.6, so that is equivalent to 1.8, no? So next, so mag-create ta og bintana which is equivalent to 1.8. So ang width niya is 1.8, then ang height niya is equal to, so take note ang niyahang kuan klasa na naka blue axis ka. So that is ang height niya is 1.8 or 1.2 rather. Okay, dayon pangita na to tong kuan niya. Okay. So take note class na maghimog pa ta og frame, no? So every bintana og portahan na siya frame 0.05. Okay, so since tulo man to siya, so maghimo tag boundary sa kada 0.6. So 0.6 and there is 0.6. Okay, so from that 0.6 maghimo ka og line. Okay, so ato ni siyang i-delete ning unnecessary nga line. Then from that, mag-create tawag another frame para sa glass. Okay, dire karon ang yahang size yang frame is equal to 0.02. Then 0.02. Then 0.02. Okay. So, ang ato ang frame sa ato ang window glass is i-move na to siya or ato siya i-bag-on into 0.05. Next. Okay, para mas madali ta class,
kinahanglan nato siya kuluran o black, no? Kaya I guess sa kini nga klaseng bitana, okay, so pareaso na lang nato, i-black na lang po nato. Okay, black. Okay, so ang dire, ang sa solid, that is color, try na to, color gray, no? Kaya medyo light. Okay, para noticeable siya. Then, atuwa siyang i, delete na to siya class. Midpoint, midlines, tapos atuwa siyang i-pull. So, i-pull na to siya around somewhere, 0.02. Then we will use the glass. Okay, smoke magyapon o gray. Ayun, diba? Stindot. Okay, mas gwapo siguro butangan po nato ni Shadri, ano? Huwag ka nang kuhan kining frame nga gray. Okay, so butangan na lang nato class, no? So offset. Ay tama kay nakamo, nakakuha na muna ini siya, naka-group. So edit group na to. Once nga naka-group na gan ini siya class, tapos gusto nimo siya i-edit, so i-click nimo siya, highlight, right click din edit group. So pwede na nimo siya ma-edit. So imo siya ni offset, no? Set by 0.02. Then butangan nato siya color gray. O ganto na lang, ikuha na lang nato, no? Gamitan nato siya og sample. Ayan, color gray. Then ato siyang i ikuha nato siya og 0.02. Pull og 0.02. Okay. Then click arrow cursor, then ayos, na, no? Para uniform silang tanan. Okay, next thing is ang bintana para sa ato ang kwarto, no? Kaya ang sa CR, special na siya CR, no? Okay, so sa kwarto is double lang man sa kwarto. Okay, we have okay, 1.2. 1.2, kay duha man siya ka 0.6. Tapos ang height niya is 1.2. Then okay, pwede po nimo type 1.2, then 1.2. Take note of the cursor, ha? Okay, offset. By the way, kalimot ta ato din ni siyang i-group, no? Wala pa nato ni siya na group. Kasi makalimot ta ba? Okay, i-group na to. Okay, next. Offset nato ni siya, same ragyapon, 0.05. Then maghimo tag linya gikan diri 0.6 or midpoint. Okay, so for the purpose of that one is to para kanang inig offset nato diri, no? Okay, so kuluran na lang siguro nato daan siya o black, no? So gamit ta aning sample paint, click nato diri, so black ang yang color. Then atua siyang i pull nato by 0.05. Somatic. So, ang kilid-kilid niya na naitong daan. Then, offset. Kini siya. I-offset na ito. 0.02. Offset 0.02. Then, remove the middle line. Then, sample paint. Click na ito ang gray. Then, koloran na ito siya gray. Sample paint para sa glass. Okay, so next is i-pull na to ang atuang gray na frame into 0.02. Yes, yan na. Then, don't forget to make it as a group, no? So, right click then, make a group. Okay, unsa pa nga bintana. Okay, kini siya, dire, parehas naman ni sila.
Okay, ang sa CR, yan diri sa kitchen. Okay, ang diri sa kitchen, so nakoy plano nga usabon ning diri sa kitchen. Nga himuon siya og okay, ayun na lang. Single na lang siya, no? Okay, single nga ingon ani. So sa kita single yun. Okay, so we have 0.6. Then ang height niya is okay, dili green ha, it should be blue. O blue siya dapat. Okay. So 1.2. Then red 0.6. Okay. Then offset ka og ano? Pili sa diay. Volume din eh. Offset na lang offset. 0.05. Dayon another 0.05. 0.02. Okay. Ang isa is para sa black. So, gamit taning sample paint. So, black. Then, sa gray. Then, ang sa glass. Yes. Then, ipull na to din siya by 0.05. Dayon, ipull na to ng gray by 0.02. Okay, take note class, na kini siya, nakaatubang ni siya dapat sa gawas, no? Pagbutang na to, dili sa sulod. Okay, ang last na lang, no? Ang kining sa CR. Okay, so, maghimutag sa CR, that is equal to 0.6 by 0.6. Okay. So, himutag frame. So, 0.0 I guess okay, 0.05 na lang yapon. Then, coloran na to siya black. Then, ang yahang frame 0.02. So, by the way class, ang diri sa kuan, ang sa chitaw gani, ang sa CR is more likely hinge na siya, no? Okay. So, I guess much better siguro kung i-separate nimo ang frame og ang iyahang hinge, no? Anyway, we will make another copy of this one. Okay. So, right now, so i-separate sa nato ni siya, kining duha, imo tag duha ka copy ani. So, Ctrl C tapos Ctrl V. So, ang isa is frame lang. Tapos ang isa is ang sulod sa frame, which is ang gray, no? Okay, ang purpose man nato ani is ang kini sa wait. Okay, ang purpose man nato ani is para himuon siya og kana bitong sitaw gani. Ano hindi magkama ako? Hindi siya makolor. Ano hindi siya makoloran? Yes! Right, so let us continue. Okay, so medyo okay, koloran na ito ni siya og color gray. Yan. Ay, dapat ang kinilang di ay wala ni siya ilabot. Okay, anyway, ato mo din ni siyang ipang delete, no? Okay, delete. Okay, atong purpose ani niya is simuon lang ni siya og frame. So ato ni siyang i kuha na to siya og about 0.05. Then kini siya ang i-delete nato diri is ang kining frame nga black. So ang i-delete nato is ang kining frame nga gray. So kini siya is ato ni siyang i pull nato siya by 0.02. Then we have koloran na ito ni siya glass. Okay, so magkuanta. Okay,
Now, kini siya class, ato ani siyang i-separate. Kaya purpose na to i-separate, isimuo na to siya huwag ka ng mura siya swing, ako lang bitaw mura siya jealousy, bitaw nga, kwan, na siya hinge. Okay, so make group na to ni siya. Tapos ato lang i-rotate, no? Okay, so let us move this one. Okay, move na to ni siya at the, okay, kini na lang. Pangitao na to niya hang mid portion. Mid. Okay, mid. Mid sa group. Pangitao na tong mid ani. Okay, mid somewhere sa kini nga. Okay, pangitao na to yung mid. Okay, gikan ta diri. Wala siya nag-indicate. Okay, lisod kayo kay Black Mangod. Okay, pangitao na to ang mid. Okay, so mas para dili ta maglisod, kuluran sa siguro na to puti, no? Okay, so i-move na to ning object yang middle portion diri sa okay, kalisod ba? Kaya ni na lang, kini na lang diri nga point. Move na to siya diri. Then, inay-inay na to siya og balising. Okay. So, I guess, okay, kulang pa. Okay, move na to siya gamay. Okay. So, medyo, kuhan. Now, di naman gid siya makuhan yun, no? Di man siya masenter. Stand siya 0.01. I-move kayo na to siya 0.005. Ah, yun. Okay. So, ayos na. No? Okay. Ang sunod na itong buhaton ani class. Okay. Balik natin niya sa ano? Color black. Okay. So, balik na ito siya color black. So, after na ito na-click, naka-group naman niya. Hindi na pa-day kuan. Okay, so kini siya, ato ni siyang i-rotate, no? I-rotate na to siya somewhere in the middle sa face. Okay, midpoint, no? So, click sa ta once. So, i-rotate na to siya by 30 degrees, no? Type niyo mo 30. Okay, ayos. So, ganun, no? Manana. So, nakuha ba ninyo, class? Nakuha ba ninyo? Okay. So, ayos. So, ato ni siyang i-highlight na to ni siya. Tapos, ato na pong i-group na po. No? Okay. Kompleto na, no? Sa dua ka kwarto, sa sala, sa kwarto ug sala, tapos sa CR. Okay, so ato lang buhaton class, dili na to ni siya pang hilabtan, pang waon lang na to ni sila, no? Wala, pang waon, pang maghimutag sariling kopya nila. So, Ctrl C, Ctrl V, tapos ato ni siyang i-rotate. Okay, rotate na to siya by pasi sa green axis, then i-move. Ito ni pang pilit na to ni siya sa ilahang pangpilit na to ni siya sa ilahang lugar, no? Okay, so aboy. Corner. Ayos. Okay, medyo lapas man, no? Lapas kayo. So, pwede ni mo siya i-move ni mo siya gamay class, no? Okay, move gamay. Sibog lang. Yan. So, it should be nga, mugi mo siya gamay. Okay, pangutana. Sir, unsangon maning dire, sir. Okay, wala ay problema. Ato alang ni siyang sumpayan. So, ang kini siya nga portion, okay, click na to sa gawas. Kini siya, atuan ni siyang i-pull. Yan. Okay,
wala to siya diri. Or kung di mo ganahan, nga mis ni gamay ni labaw ni siya, so pwede man ni siya i-sumpayan ni siya diri class, doing nga ninyo. Then, okay, so mag-create taog lines. Okay, wala na to. Okay. Okay, so pangunta na, sir, na may linya, sir. Away problema ng linya, no? Okay, pag-abot na sa kuan, kanang sa 3 sa perspective, di mo na mahalata kayo, no? Or let us say, pag 3D, dili na mahalata, pag-render. Okay, so next is ibutang na ato ang portahan sa likod, no? Okay, ang portahan sa likod. Okay, control C, control V, gimutagang other copy. Okay, so ang purpose nga nung nagimutay ng unani class, kipang separate na to sila is because namatay sa plano, namatay doors and window detail. So, una siya, kinala na to in equal. Magimutaw on niya, no? Okay, so next is rotate na to ni siya according sa orientation sa ito ang rare na portahan. Okay, so don't forget class, magimo sa tayo ito kung ano, boundary line para dire. So which is ang height niya is 2.1. Okay, 2.1. Tapos okay, connect na to ni siya. Take note, it should be na naka red. Then delete na to ni. Then pull sira. Okay, remove the necessary lines. Okay, so namatay daghan din ang necessary lines dre. Okay, remove na to na. Okay, so time na nga ibutang ang ato ang portahan, no? Okay, so mapansin ninyo nakahalo pa man din eh. But wait, ato asang i-edit ang group. Buatan na to siya og lines. Somewhere here. Okay. Then offset ta o 0.05. Ang likod ay anino, wala na itong matrabaho ang likod. Okay, delete. Tapos okay, ato siyang i-push na ito siya o 0.01. Kaya na siya, no? O kung gusto ni mo kuluran siya, okay, kuluran ni mo, copy ni mo ang color. Anyway, don't worry about sa likod class. Kay dili. Ang ato ang purpose ani is para lang perspective, no? So, di man ato na makita sa itong pagkuhan. Di man na makita sa gawas, no? Ang solid naman. Okay, so next, ato ang select na ito ang iyahang corner. O, ganito ito ang i-butang na ito sa corner. Okay, so medyo lapas kayo. So, i-move lang na ito gamay. So, that is mga 0.02. Okay, lapas siya gamay. So, ito na siyang i-pull. Then, sumpayan lang na ito ni siya, no? Okay, pangutana, sir, pwede ko magdungag ug hagdanan diri, sir? Well, actually pwede, no? Pwede, yeah, kay lain man kayo, weird po kayo, taas kay ka og sa kunon. So, mas guwapo, pumutangan nimo ug hagdanan. Or let us say platform ba, no? Okay, di pa magini siya mga tawag hagdanan, kay isa ramad ka step, so platform atong tawag. So, makita lang nato ang midpoint. Bata na to siya og platform. Oops. Kiwi green. Okay, pull. Okay, sa first pull nimo pag na-check one class, mas labaw pa siya ha, mo limit ron na siya na pita, pero pwede pa na nimo siya ma-pull. So pull nimo siya by IQ
equal to 0.25. Okay, pangit man siguro kayo kuha, no? Sige na lang, assist na lang, no? Then, kopyahan na to ang color ano niya. If it is white, it should be white. Okay, dili siya magpuan. So, magpuan kita color ano niya. Click. Okay, so dili po sa tubangan. No? White. By the way, wala mo din nato ni makuluran ng iyahang door frame. So, click. Edit. White. Okay, pangutan na. Sir, pwede may magamit o kuhan, sir, like color instead of white. Okay, pwede, no? Kamu may designer. Okay, so that's it, no? Next. Pasensya na class, medyo wala na ako natiwas gahapon is because na may virtual meeting. So today, we will continue, no, the completing the model. So right now, medyo pass forward lang sa ta. So atong intention karon was magbutang ta og mga bintana, no? Okay.
So ang sunod na tong buhaton karon is the roofing, no? So ang ako ang suggestion for the roofing will be like this, no? This type of roofing, which is very common for the modern type of residential, modern type of design for the residential building, kining clear story roof. So most of this kind of roof is dili kay siya steep, no? Or let us say ang slope niya sa iyang roofing is more or less mga nasya sa between 0 or let's say 15 to 30 degrees, no? Or let's say maybe minimum pa, less than pa sa 15 degrees. As long as maka-provide siya og slope, then as you might notice that the type of roof is medyo kwan siya, one-sided lang siya, tapos kwan siya kining separate, no? Dili siya type nga mura siya umbrella type or ketong gable, no? Gable type. Okay, so let us proceed. By the way, with regards to creating the roofing, so kinahanglan lang nimo siya class nga ma-estimate ninyo ang iyahang height sa imong roofing. So pangit pud sa type sa imong roofing kung medyo habog ra pud kay siya, no? So mura siya og racket or mura siya og kanang spaceship. Okay, so ang ato ang kwan is somewhat modern man niya to ang concept, is medyo kwan pud siya, no? Slight lang siya nga islope ang iyahang kwan atong i-apply sa roofing. So with this, so to apply the clerestory type, so ang dire nga side is separate from the other side, no? So ang ako ang proposal, ang other side, kini siya nga side is medyo angat siya compared to this one, no? Okay, so to start this, mas nindot siguro, no, nga kini siya mismo the entire model, kini siya tanan, atuan ni siyang iset as a group, no? Okay, so iset na to siya as a group. Okay, para just in case og ikuan na to, itapot na to ang kuan ang atop, tapos mag-decide ta nga ato ang tanggalon ng atop, so pwede na to siya matanggal-tanggal. So separate na to class ang atop og ang kining yahang wall, no? Okay, so para makita na to ang yahang sulod. Okay, so okay, so to begin the roofing, first kuwaon sa nato ang porma sa ato ang floor plan. Okay, so let us copy this one. Okay, ang murag kuwaon lang nato ang outline sa wall, no? Oops, medyo lapas. Okay, kuwaon lang nato ang outline sa wall sa diri nga side. Okay, up to, okay, follow the axis, no? Okay, so next is ang sa pikas nga side. Okay, so kopyahon lang nato yung outline. So i-trace lang nato. Okay. So next is atuan ni siyang iangat ni siya slightly, no? For about 0.3, no? 0.3 or let us say 0.4 na lang, no? Okay, ang delay sa pikas is 0.2. Okay, so mag-apply ta og difference sa ilaha class, no? Kay simple gusto mo natong angat ni siya. Okay, so gikan dire class, okay, mag-provide ta og at least mga, okay, kamoy bahala, it could be 0.5 or 1 meter, pero ayaw na po nang maabot siya mga 2 meters, kaya mura na kang maghimog atik, no? Okay, so atong buhaton dire is mag-create ta og slope
or let us say vertical distance para sa iyang trusses, which is equivalent to, okay, I guess 0.5 well surface, no? Okay, kung gwapo ba tanawon, okay, dungagan na lang na to. Himuon na to siyang kung 1 meter. Okay, so tirayin na to 1 meter. Alright, okay, ang sunod na tong buhaton is maghimo tag atop, no? By this one, atuwa siyang i-consider na to ang ilahang mga extents, no? Okay, so ang extents diri tapita, diri. So, to connect this one, we have a vertical distance here of 1 meter. In a way, sa kuha lang ning assumption, 1 meter. Pero pwede mo mo declare as 0.5, siguro maximum na ng 1.5. Pero I guess mas okay na ni siyang 1 meter, no? Kaya ang atuwar man nato dire, atuwar man gusto nato dire is limit lang siya sa less lang ang iyang slope percentage. So at this portion, kinahanglan nato mag after nato ma-consider ang extents sa kada wall, okay, connect nato ni siya nga point up to here kung asa ang ilahang common point sa ilahang extents, tapos mag-create ta og distance para sa tong gutter, which is equivalent to 0.2, no? Tapos dire pod nga part 0.2, then connect mo na siya, then extend ka og 1 meter para sa atubangan. Okay, offset niya diri class, extend niya para siyang sa libo is 1 meter. So 1 meter. By the way, ang sa diri nga portion, anyway, magdungag lang ta. Actually 1 meter gyud dapat diri apod, no? So maghimo tag measurement diri, which is equivalent to 1 meter. Okay, so diri dapat ang limit sa extents, no, sa tuang proof. Okay, pero sige lang, ato lang na siyang panonon niya, no? Okay, so human na to dire, mag-extend pa ta og 1 meter. Okay, next. Okay, close lang na to ni siya vertically. Then at this portion, magpangit. Okay, so ato na lang siyang ikuan, no? Remove. Yan. Yes. So 1 meter. 1 meter ba? Okay, so na siya sobra. So diya na lang natin isagad, no? Anyway, gamay raman idre. So kung asa dapita ang majority, so diya ni mo i-extend, no? Okay. So majority na idre, so diya ang extend. So para ma-extend na ni mo ni siya class, okay, maghimot ang vertical line idre. Tapos i-extend na ito ni siya nga line. Okay, may balaan man mo siya nga extension siya nga line class is purple ang iyang color, no? Okay, so pangitao lang nato ni siya kung asa sila magmeet. Yun, nagmeet sila, no? Ay, wala nagmeet, wala sila nagmeet, pero na sila intersection. Okay, so kanang diha nga intersection. So na sila intersection. So from that point, gikan dire, so point to, no? Okay, point to. So mo na siya nga tuwa. Dili ta pwede magkuan class ha, okay, may tabo, oh. Dili mao ang iyang ihatag. Okay, so pa horizontal ang iyang pag pull. Okay, so atuwa lang siyang i-extend, no? Okay.
Tapos i-delete lang nato yung mga necessary na lines. Right, so ang isa sa mga favorite part na ako, by the way, extendan pa din nato ni siya for about 1 meter po dria. So extendan nato siya, so may balaan man siya extension class kay mo purple siya, no? So extend nato siya og 1 meter. Og taas raya ta 1 meter. Okay, so imo na lang nato og 0.5, no? Okay, 0.5 or 0.6, no? 0.6. Tapos vertical 0.2 para sa gutter. Then atuwa siyang i-extend up to here. Okay, delete lang na to. Okay, so nanatay at top, no? So tanggalon lang nato ni. Oh. Nahalo siya. Hindi siya pwede remove. Or kung di mo ganahan ani, pwede man din siya i-kwan, i-diretso dire, no? Tapos inyo siya ni push back. Okay. Yun, hinlo na siya tanawon. Ayos. Okay, ang sa pika side na po. So it should be ang kini nga side is mas labaw diri sa pikas nga side. So ang sa pikas nga side is atuan ni siyang i-extend nato for about maghimo tag vertical diri for about nasa inyo ha class, no? O libutang nato 0.6. Tapos, let us try to consider the extents of this one. So, ito ang i-cover na ito. To this point. Then, to this point. Okay. So, dayon. Ito ni siyang i-connect. Then, take note. Magkuhan taog 1 meter, no? Mag-extend taog 1 meter. So may balaan man ang extend ng 1 meter, it's because magkuhan siya mag color purple, no? Okay, so makita na ninyo class kung para makuha ninyo ang color purple, so mura siya i-try ninyo nga i-move ang cursor dire, mura i-kuha nimo ba, i-align nimo sa slope, tapos idagan nimo siya sa unyang opposite side. Yan, purple siya. Then pag mo purple na gay ni siya, buhi ang kuan. Mong mouse, then type 1 meter. Yun, nana. Okay ba? Okay, mapod ba itong game mo ganihan rin? So, I think mo lang dili mo, no? Pero, sige lang, no? Okay, so let us proceed. Okay, gikan dire, maghimo taog. Okay, maghimo tag vertical distance nga 0.2 para sa tuwang gutter. And another 0.2 dire sa end. 0.2. Then, ato siya ni pull na to by this portion.
Okay, so wala siya nang close, no? Eh, mo lang na itong line. Okay, para mag-close siya. Okay. Okay, next is imuha siyang i-pull by 1 meter. And the other, pull po nimo siya og 1 meter. Yes. Now, for this portion, medyo pangit man kay ni siya tanawon. So, atong buhato nato is magimo tag line dire, then ato ni siyang i-push. I-push nato siya up to this wall. Okay. Then, dire pod. So, magimo tag line dire. Okay, medyo different ang iyahang kuan sa kininga wall, no? Distansya. Medyo batal man kayo magbutang taog. Napaikisami-kisami niya, no? Okay, so that's it, no? So, remove the unnecessary lines. Okay, no? Yes! By the way, kung gusto ninyo o gutter, by the way, i-measures din natin ni Drea, basig dili ni siya 1 meter, no? So, measure tao, 1 meter. 1 meter. Ayan, nampas rin eh. Naraday din ang 1 meter. So, cut lang nato niya. So, to cut this one. Okay, so, ato lang niya siyang okay. Okay, para parehas sila o distansya sa pikas, no? Okay. So, ang sunod na itong buhaton class is ang gutter para ani. Okay, remove lang nato ning unnecessary nga lines na nag-connect sila. Okay, guys, wala na ilain. Okay, so maghimo taog gutter. So, to do the gutter. Okay, ang atuang style sa itong gutter is somewhat kuha lang siya, no? Simple lang. Okay. So, pwede po nga ang pag-create ninyo sa gutter kadto bitong medyo balod-balod. Okay, so let us try to search for that one. So, roof gutter. So, ngita tag-design sa ato ang roof gutter na pwede mabagay diri sa tong atop, no? So, dagan siyang style class. Ngayon na ni. No? Okay. So, of course, dili lang nato himuon po nga complicated, no? So, simplihan lang nato. Wapo ni siya, oh. Okay. So, balik ta. O, maghimo ta o cross-sectional design niya, no? Okay, so to do the cross-sectional design. Okay, so buhato nato na siya somewhere kung asa nato siya ipadagan. Okay, so dire, no? So we choose this one. So take note class, ang ato ang section sa tong gutter, it should be nga perpendicular siya aning line. So para mahibal-an siya nga perpendicular, mo purple man na siya. So mag-create ka og purple nga line. Okay. So maghimo ta og section dere. Okay, so let us say okay, pwede mo mag-assume class, no? Okay. As long as maporma lang inyohang gusto nga design. So, since modern man siya, so ang gusto nako may tabo sa modern na gutter nako is somewhat manani lang siguro, no? Or murag batal man, di man siya bagay. Murag simple lang, no? Na color. Okay. So, let us do this gutter. So, point, let us say 0.5. Ay, shit. 0.5. Point 0.01 na lang, no? Or 0.05.
Okay, from the other one, okay, maghimo tag offset nga 0.05. Then there is 0.025. So by inch, no? So click na to dere. Then 0.5 man siya. So butangan na to 0.01 inch, additional 1 inch. So 0.075 ni siya actually, no? Okay. So mo ni siya ang iyahang cross section. Pero okay, so mas gusto nato kuan tanga nato kurba. So maggamit tag arc to point arc, no. Okay, so gikan dire. Click nato dira. Tapos ang second point niya somewhere na dili complicated ang ato ang gutter. Okay. So murag pangit man. Okay, so diri na lang. Yun. Blue. Blue meaning to say sakto lang siya sa kana nga kuha, no? Portion. Okay. Nga dili pud siya mag-overlap ani nga line. Tapos limang taog additional dere. Pangit. Dere na lang limang tag line. Okay. So tanaw niyo class ha kung nabas sila sa isa lang ka plane. Okay, so muna ni ato ang design sa tuang gutter. Pero mas gwapo og na pa i-kwan dire ano. Okay, so dungagan lang ato. Dungagan na to gamay. Okay, ito lang ni tatsahon. Okay, so remove lang ato. So muna siya ang section niya class, no? So ato din ni siyang kapihon. Okay, kapihon nato. Make sure nga pag copy ninyo o pag highlight ninyo wala mong maigo nga line. So i-copy nato na siya. O gibutan nato sa picas. Ito lang nakuha naman niya. Okay, ang sunod ninyong buhaton class is quite interesting, no? But before that thing pa, is quite okay. Your next move is trying, it will be the interesting one. So, inyong buhaton is inyuhan ni siyang i-sweep ninyo. Or, let us say, sweep ba ang tawag na? Follow me. Okay, so, muna bitaw, ang kini nga section, inyo siyang ipadagan the entire perimeter, no? Okay, to do that, okay, we have the tools direta sa my follow me, no? Follow me nga command. So, i-click ni mo ni siyang section, tapos imo ni siyang i-point ni mo siya sa iyahang path. So, ang path na to is gusto mo na to diripadaganon siya sa perimeter sa itong atok, no? Yun, kita mo siguro mo. Okay, pinpoint lang ninyo. Oh, antod sa mag-close siya. Yun. Diba? Okay, so nanamoy. Gutter. Diba? Amazing. Amazing. So, eh, natay sobra diri ah. Sa mani sobra. Okay, ang sobra class, ito lang lang siyang i-push. I-push, 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 i-push. Okay. Wala siya. Wala na. Yay!
Okay, nawala. Tinubog lang natin. Yun, gapo. Okay, next, sa diri na pod nga portion, no? Okay, murag ang atong kwan is baliktad. So, ato rin ni siyang kapihon. So, move natin siya somewhere. Nga, niuyon ang iyahang slope niya, no? Tapos, ato lang ni siyang i-rotate. I-rotate. I-rotate natin siya. Uy, asa naman ka? Asa naman to siya? Control Z na to. Okay, flip na lang din na to. Flip along with the sea led. Ay, naman di ay. Okay, so i-move lang na to, no? Into this portion. Okay, perpendicular ba siya? Or dili yata siya perpendicular. Tapos lahian niya ang distansya. Anyway, maghipong na lang tadi rin, no? Separate niya. Okay, so we have. Okay, so dapat mag-color pink siya, no? Color pink. Kopyahan lang nato ni siya, class. So dili nato ni siya gamiton. So mag-separate mo na lang ta. Separate. Kopyahan na lang nato iyahang. So code, so 0.025 na hindi siya. Okay, so 0.025. Tapos ay nakalisod ani ba basta ka nang naka-incline siya. Manang importante gyud nga i-base nimo siya according sa iyang sukod. Okay. So next pinipila yung sukod. So that is 0.01. Okay, 0.01 tapos 0.01. Okay. Dayon maghimo taog arc. So move here. Okay, murag lang nga naman. Nangita ko na lang na to. Okay, yan na. Tapos, dire. Okay, pag mo-blow siya, muna na. Okay, so dili makita. Sub. Okay, butang na to. Diri. Yun. So, delete na to ning mga unnecessary nga lines. Sa tuwang section. Okay, so delete lang po nato ni, no? Hindi naman nato ni siya gamiton.
Right, so ang next natong buhaton is to use the tools from the tools folder section, then ato siyang i-gamitan og follow me. So kani nga section, so mas favorable siguro kung ato ni siyang padaganon diri. Okay, so padaganon nato siya diri. Then diri na portion. Diri na portion. Oops, tembang. Wait. Okay, tama. Oops, mali ang yung part. Yun. Okay, problema, sir. Unsaon man ni diri, sir? Okay, buhatan ako na diya. Okay, diri. Ito siyang i-follow me. Follow me na section. Or, gamitan na lang nato siya o push, pull. Okay. Anyway, ito araw man ni siyang i-con. Sagad lang nato siya diya. Okay, problema, di lang siya masagad, no? Anyway, ito na lang ng drawingan. Okay, ito na extend kung asa siya mag-extend. Medyo kuhan kayo siya, puti. Anyway. Okay lang na, gamay raman eh. Diretso na lang na. Oh. Okay, so ay na lang, no? Ay na lang na ito, pugson. O pwede man po siya nga isagad nimo siya, no? Nagit siya masagad. So di na lang na ito siya, pugson. Yan ang nagit siya taman, no? Okay. So that's it, no? Ang ato ang balay, no? So by the way, class, no? Para makuha na to, maisa na to ni siya. So ato na siyang i-group, no? Ang ato ang ato. Okay. So to do that, okay, para dili na to ni siya ma-apil og highlight, pwede daw i-try daw na to. So highlight na to ni siya. Okay, so wala na apil lang sa baba. So, after nato ni siya ma-highlight, ato siya ni group. Okay. So, ang purpose na ko, class, is para matanggal-tanggal nato ni siya. So, presa ng just in case o i-view nato ang iyahang floor plan. So, para ma-view ang floor plan, so, i-remove lang nato ni siya and makita nato ang sulod. Yes ba? Okay. So, patamahuman, no? So, butangan pa nato ni siya o mga materials. So with regards sa roofing, so para kung gusto nimo ni siya i-edit, kay naka-group man ni siya, so right click, edit group. Then nangita ta og mga materials dire for roofing, no? So daghan klase, dili lang ta, no? So gusto nako modern man ni siya, so apply nako ni, no? Na pipe. Tapos sa ato ang gutter. Okay, sa ito ang gutter, we'll using medyo dark color. Okay, color gray na lang siguro, no? So, ipicto na ito siya. Pwede ba? Okay, dili pwede. Nakasya ikuan. So, pick na ito ang color gray. So, dapat yung koloran din na ito, todaan itong ato ang kuan. So, okay lang. Nahuman naman, nahimo naman ato. Anyway, dali irawan po siya koloran. Okay, dali po. Okay, so medyo nahalo siya, no? Okay lang. Okay, so makita si lalom. Hindi naman ato naliliyon ng ilalom. Okay,
So, okay lang na siya, no? Sa modeling. Okay. So, that's it, no? Sato ang atok. Pero kung napatay mga idugag diri nga mga kuan, tay butangan ninyo siya og kanang exhaust, no? Pwede pod. Butangan ninyo siya, drawingan ninyo siya exhaust. Okay naman ni siya exhaust diri siya dapat. But anyway, sa diri dapita dili na lang sa nato ipakita, no? Kay di man na makita ini mag-draw ta sa tong perspective. So tong buhaton na lang nato is kumpletohon na lang nato ang design sa atoang wall, no? Okay, so daghang tagplano para i-design sa tuang wall. So, just like this one, no? So, edit na to. Okay, ang wall na ko, nga na-propose na ko siya nga design. Magbutang ko diri og. Tapos i ako siyang i-pull na ko siya by ulit kasi ato siyang butangan na to siya mga cladding, no? Okay, butangan na to siya cladding. Okay, mga pangit na yung cladding. Okay, kini. Okay, then ato siyang i-pull by 0.0 5 1 inch. Okay. Tapos ang diri nga side. So gusto na ko butangan siya og cladding, no? Para magmukha siyang modern. So dire po tangan tong anatomy siya dari og cladding. Then i-pull na to siya by 0.025 1 inch. So ang dire medyo dry lang siya dire. So gusto nato butangan siya og cladding. So ang pagbutang ng cladding siguro nato is somewhere ibutang lang nato. Okay, for the sense nga natay aesthetic, no. Yeah, lang siguro si lalong. Or butangan nato siya og diri na sa siguro sa may atop, no? So may atop, butangan na to siya og kana bitaw mura siya grooving bitaw. Kana canopy. Okay, butangan na to siya og canopy. So ang canopy na to, that is equivalent siya sa mga point siguro taas na kayo 0.5, tama siguro 0.5. Tapos ang thickness niya is about mga 0.1. Then atuwa siyang i follow me. Okay, follow me na to siya.
to here. Kini lang word. Kira lang naman. Okay, so remove the unnecessary lines. Yes. So, modern na kayo siya now. No? May uso ron. Okay, so ayos. Okay, ang dire. Pag napakoy plano dire. Okay, so para sa tong garage, tanga na to siya o gato-gato, no? Pwede na lang siguro kuan open space na lang ni siya, no, ato ang garage. Okay, so by the way class, naaday ko nalimtan ang atua ding lababo, no, nalimtan ako ang sa tong lababo nga portion. Okay, so para sa to ang lababo, okay, atua siyang i-extend sa natong iyahang flooring. By the way, edit group sa nato. So, extend na to ang iyahang flooring dire sa may counter. Level na to siya sa itong flooring. Then, ato siyang i-extend na to siya by 0.9. No? Okay, 0.9. Standard na siya, no, na height para sa ito ang lababo. Or siguro 0.85. No? Okay. Ito muna ito. Bawasan na ito 0.05. Balik na lang na ito. Okay, 0.85. Yan. Okay, so muna siya ang standard para sa sink, no? Anyway, di lang sa nato ni siya i-continue dali, ano? So, wala to kung inundoman. Huwag na-miss nato ni siya dali, napita. Okay, so balik ta, no? Sa tuang pag-finish siya tuang exterior. So, atuwa ni siyang ibalik ang atong atok. So, ang atong atok is yung corner. Connect na itong balik dire. Okay. So, I decide. Puti ni siya dire. So, ang atuwa ang color na ito dire sa itong wall. Okay. So, kung magkuhan mo class, search lang mo kung unsay mga ideal color para sa tuang exterior design. Okay, kung tanaw lang ninyo kung unsay mas tindot, no? So gwapo po ni siya ibutang dire sa inyo hang ano, kilid kanang kanto. Okay, so try daw nato na butangan sa tong kanto, no. Okay. So magbutang tag ingon na sa tong kanto. So wala siya exact na sukod, no. Kamo may mabuot, taster man na siya. So I guess magbutang ko og about 0.3. Tapos 0.2, then nasi ay distance nga 0.1, tapos ang sunod is 0.2 by 0.2, 0.2, tapos 0.1. Alternate lang na ito, no? 0.2. Okay, 0.1. Tapos 0.2. 0.2. Tanaw na ito, gwapo bag resulta class.
1.1. Punto 0.1. So it should be nga sinukod gyud ang inyohang kuan class, no? Ayaw i bana-bana. Anyway, gamay na lang, no? Okay, so di na nato butangan dire. So dire siguro butangan po nato. So I guess ay copy na lang siguro nato ni siya, no? So Ctrl C, Ctrl V. So move na to siya. Explode, no? So ato lang ni siyang i-kuan og balik, no? I-group og balik kaya ato mag-i-explode. So mag-imo tag-copy ani. Then ato ang i-rotate, no? By 90 degrees. Then ato siyang i-move. So ato siyang ipang pull na to by 0.025. Okay, 1 inch. Well, nakuha kayong 1 inch. 0.1 or 0.2 siguro. 0.02. By the way, koloran sa nato siya class, no? So nindot siguro nga color ini is white. Okay, may lain. Ideal ginya color is white. Okay, para di ta maglisod, no? Okay, so ato siya ni pull by 0.01 siguro. 0.01. So maka-declare lang kag isa ka kuan class, isa ka measurement, imo lang na siyang i-refer si mo pag pull nimo. So nakakuha naman siya. Imo lang siyang itudlo kung asa siya mo level.
Okay. Tapos imuon na to siya og group. Then ato siya ni copy. I-paste na to siya sa ato ang wall. By the way, delete mo. Okay, ang imuhang itudlo class is kani mo. Kanang line niya. Okay. Then another, hindi mo tag-isa. So, ito siyang i-rotate class by 90 degrees. Then, ito ang i-move siya. Ang itong gamiton nga joint na basihan sa itong pag-move is kaninyang line dun sa baba, no? Sa base. Okay, so nakita niyo. Ayos. Kung balak pa ninyo butangan diri, okay ra gyapon, no? Okay ra pod. Okay, para na pod siya design, dili pod siya atubangan lang, no? Okay. So, Ctrl C, Ctrl V. Okay, para drain ang kanto. Isa para drain ang kanto. Okay, so we need this one to rotate. So, rotate na to siya by 90 degrees. Then, i-move na to. Base na to ang iyahang line. Tumul siyang line sa corner. Yun. Tapos ang sapikas. Simple na itong button. Then, move. Okay, so you can do this class with just one day, no? Pwede ninyo siya trabaho within just one day lang kung praktisado, interesado lang gid mo, no? Kung ganahan lang gid mo sinyong game. Okay, so wala pa dai nato ni siyang nakuloran, so ato lang sa ni siyang kuloran, no? So ato ni siyang i-edit group, tapos okay, ako ang ganahan nga color is somewhat medyo dim or dark siya, no? Just like this one. Pero let us try to make another combination. Okay, we have white, gray, and yellow. Okay, mangita tag unsay pwede mabagay sa tuang cladding, no? Na color. So white tapos black pwede. Blue, importahan, gray, brown. Okay, so let us try to experiment, no? So let us try color bagay diri, no? So yellow. Kanang yellow nga medyo this one, no? Sigar kayo. Sakit sa mata, no? Well, this one. How about this name? Medyo dim. Ay, pangit. Pagwapo ni siya dito dapita, no? Okay. So, let us try another. Medyo olive green. Or green mismo. Pangit, samot ka pangit. Gano'n din olive green. Pangit. So, medyo light lang siguro, no? Light nga color. Or dark. Dark nga lang siya nga medyo blue. Bluish dark.
Ay light siya pero kuan kana medyo dim ang iyang color. Light siya. Kini kini. So slide po siya. Okay, let us search for a color nga medyo dim, no? Kanang bugnaw. Sige, watay line choice, gray na lang, no? Or medyo darker nga gray. Oh, medyo lighter nga dark sa gray. Okay, what if kung gray siya dire tapos dire is yellow. Tong ganiha. Guwapo tong yellow ganiha. Pero tong yellow nga piliun is medyo dim. Yan. Yes. So there is yellow. O gray na lang. Yun. Tapos ang ato ang landing. Okay, we forgot about the landing tile. Pangit. Basic. Okay. So, gapo po itong address taas, oh. Okay, remove lang siguro natin yung unnecessary na line. Oh, my God. Magzine. Edit. The answer lines. Okay, para hinlock siya, no? Ay, napuro na siya gray. Okay, so as is na lang, no? So ato ni siyang ibulag glass kaya ato ang magkuwanta, no? Mag prepare na ta para sa inyohang perspective, mga front views, left side view ug kan. Okay, so humana ta sa ato ang modeling sa ato ang balay, no? Okay, so next natong buhaton is to provide a screenshot, no? Mag-screenshot ta class nga mao'y i-submit ninyo sa KUA. Okay. So first natong buhaton is ang inyohang mga elevation views, no? Okay, so front view. So to do that,
Okay, you need to set your camera into parallel projection. So ang karon, ang isa by default naka-perspective view ni siya, no? Naka-perspective. Kung makita ninyo dito sa may camera, naka-check ang perspective. So pag naka-parallel projection na siya, so kung pila may measurement diri sa imong atubangan, mao pod ang sa likod. Compare sa naka-perspective siya, so kung pila yung length ni mo diri sa imong makita, ang sa likod is medyo nagkagamay, no? So muna siya kalayaan sa duha. So tong buhaton is atuwa siyang i-parallel projection. Dayon, ato ang iset na ito ang camera into standard views such as front. Okay. So, on this front view, okay, muna siya ang ato ang buhatan o screenshot. Okay, so screenshot na ito. So, i-print screen. Then, paste. Edit lang na ito gamay. Okay, so din ato wala ng pangalan nga front. Okay, name butong tangan man ato na sinyo ang file name. Okay, file, save as JPEG. Okay, front. Okay, next. Okay, we have sa left. So, ato lang siyang i-center gamay. Or ipa na to, no? Balita, ikuha na to siya. Okay, marag dyan na tandog. Left. So, gi-left na to siya. So, ato lang siyang ipan. Okay, para di matandog. So, dili na to siya, ikuha na i-orbit. Okay, center lang nato siya, then nato ang i-print screen. So print screen, paste. Ito siya i-arrange. Then save as. Okay, left. Okay, save. Dayon, kuman sa left, dirita sa right. Okay, so sa right, print screen ta, no? Print screen, tapos i-paste na to sa paint. Tapos, medyo i-crop lang na to. And save as right. Okay, save. So balik ta manata sa right. So the last one is the rear, the back, no? Okay, dayon print screen. Okay, dito ito sa paint, i-paste na ito siya. I-crop lang na ito. Then save. That is the rare. Okay, napatay. Wala pata na human class, no? Napatay plan view and perspective. So, next na itong button is okay, so ato ang itanggalon na ito ang ato para sa ato ang plan view, no? So, balik sa taas ato ang perspective. So, to do that, so, i-move na ito na itong ato para sa ato ang floor plan. Although wala man siya nahuman, okay, so ato siya ang i-balik ta sa parallel projection, then tap. Okay.
medyo nangangatop, so ato sa ning imove na to siya gamay, then okay, print screen. Okay, print screen. Save as. Okay, plan view, floor plan. Okay, save. Okay, gwapo untag butangan nato ni siya mga kuan, no? mga item, no? Mga gagma, mga kuan, let's say mga sala set, mga kuan, kung kumpletohon lang nato. But for the meantime, di lang sa nato na buhaton, no? Okay, so the last one is ang iyahang perspective. So balik ta sa perspective nga view, ibalik na to ning iyahang atop, no? So let us go to perspective view. So kamoy pili class kung unsay gusto ninyo nga view para sa inyong perspective. Okay, as long as guwapo or photogenic ang inyohang balay, tanawon, pwede po ninyo ni siya ibalhin ng tao, no? So, i-move na to ng tao. Somewhere, no? Okay. Perspective. So mangita tag view class nga gwapo siya tanawon, no? So I guess murag mo ni ang angle, no? Na sa kuha gwapo siya tanawon. Right. So ready your cameras. Print screen. Careful sa pag-crop para dili ninyo maputol, no? Inyo hanggi print screen. Yun. Yun. Okay, save as perspective. Okay, so manata sa inyong activity 2. So that's all, no, para sa inyong activity 2. So I hope nga namoy na learn something sa kuha. So with regards to this matter, so ayaw ninyo ni siya wala. So make sure nga mahuman ninyo ni siya in due time, no, kay maghimo na tag sugod sa tuang technical plans after ninyo mag-create ang model. Okay, so thank you for your time. So I hope this will help so much with your activity. Thank you. Bye-bye.